Hello Aries, I hope you're doing well, and this is your daily message for May 22nd, and this is for all Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang magre-resonate sa inyong sitwasyon. At panuorin din po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. Aries. So Aries, paunang mensahe ninyo, the moon, ayan, angel of dreams. So inaanyayahan kayo ng mensaheng ito, no, to take note of your dreams, no. Kung nananaginip kayo sa gabi, pagising ninyo po, please make sure na maisulat po ninyo, no, kung ano man ang mga mensahe na na-pick up ninyo sa inyong panaginip, yung mga elements na nakita ninyo, kulay, storyline ng panaginip ninyo, mga animals, kung ano man yung mga elemento na nakita ninyo sa inyong panaginip na naaalala nyo papagising ninyo, write it down on paper at i-decode din nyo kung anong ibig sabihin ng mga elementong yan, no? Marami na pong articles and blogs online na nagpapaliwanag ng mga elemento. Anong ibig sabihin ng mga elemento ng ating panaginip, no? Para yan po ay magiging reference ninyo for your future endeavors, future journey ninyo dito, dahil yan ay mga mensahe, no? Galing sa divine, galing sa spirit team natin, yan ay mga mensahe minsan na galing sa ating mga mahal sa buhay na nag-pass on na sa kabilang side, ano? And also, may mga ano dito, yung parang may mga decision making din ang iba sa inyo dito, Aries, na kailangan gawin, pero parang yung basehan ng inyong mga pagdedesisyon ay hindi konkreto, no? Maaring ngayon ay hindi pa kompleto, no, ang detalye, hindi pa malinaw sa inyo ng buong-buo talaga ang inyong sitwasyon. Kaya inaanyayahan kayo ng mensaheng ito na ipagpaliban nyo muna, i-delay nyo muna ang paggawa ng desisyon na yan hanggat na sa pakiramdam ninyo is kompleto na, no? Yung nakikita nyo na yung talagang heart ng inyong sitwasyon, doon kayo mag-desisyon, no? And yung mga ano ninyo, yung mga napanaginipan ninyo, no, makakatulong yan, no, yung mga mensahe na nandyan, makakatulong yan sa pag-navigate ninyo ng inyong sitwasyon dito, Aries. So tignan natin kung ano pa ang ganap. Ayan. Bumaliktad. So yung mensahe para sa inyo dito, what do you desire? Ano talaga ang gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo? Ano talaga yung realidad na gusto ninyong makita sa inyong 3D reality? So yun yung mensahe para sa inyo dito. Because parang tinatanong kayo, no? Tinatanong kayo ngayon. It's because parang binibigyan kayo ngayon ng spiritual power na ng divine dito. Binibigyan na kayo ng opportunity ngayon na gawin nyo na kung ano talaga yung gusto ninyong makita, no, sa inyong realidad. Ano yung mga heart's desires ninyo? Ano talaga yung mga minimithi ninyo sa buhay or yung mga ine-envision ninyo na buhay, na klase ng buhay para sa iyong 3D reality, Aries. Kaya parang may mga sitwasyon na sa paligid ninyo, no, na parang naghihintay na, nakahanda na para sa pagtulong sa'yo, pagsuporta sa iyong mga minimiti sa buhay dito, para yun ang mangyari sa buhay ninyo. Yung parang ano lang siguro ang iba sa inyo, siguro nararamdaman ninyo na gusto ko ng ganito, gusto ko rin ng ganito, pero yung parang siguro ang at some point parang nagdadalawang isip kayo about something, no? Siguro tinatanong din ninyo ang inyong sarili na, ito nga ba talaga ang gusto ko? Yung mga ganon, no? Kaya, parang gustong siguruhin ng spirit dito sa inyo na, what you really desire?
ano talaga yung ginugusto mo, ano talaga yung gusto mong makita. Because pag nasigurado nyo na, when you are certain of what you really want sa buhay ninyo, yung parang yun na lang hinihintay ng Divine Universe na malaman niya kung ano talaga ang gusto mo. And then papadalhan ka na niya ng kung ano ang mga kailangan mo para mangyari, no? Para mag-manifest yung mga gusto mo talagang mangyari sa buhay ninyo, no? Kaya yung parang gustong siguruhin, no, ng Divine Universe from you kung ano talaga para masuportahan ka niya, no? So tingnan natin kung anong final message para sa iyo, Aries. We have Stingray. Ayan. So this is a change, no? This is about change. So maaaring may mga pagbabagong magaganap dito sa buhay ninyo, Aries, no? Around this time. Kaya kayo lang nakakaalam kung anong mga pagbabagong yan dahil maaring yan ay ginusto ninyo, no? Maaring kayo nagpaplano para dyan sa mga pagbabagong yan. Talagang parte yan ng mga kagustuhan ninyong pagbabago or gusto ninyo ng mga adjustments sa kung ano mang area ng buhay ninyo yan. Kayo lang ang tanging nakakaalam. So Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, I hope you're doing well. And this is your daily message for May 22nd. And this is for all Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. Leo. So you also have strength, ayan. So Angel of Courage, Leo. Parang this is your card, no? This is your card. So, Leo, yung malinaw ang mensahe na ito na nandito yung Angel of Courage, no? Para i-activate ang inner strength ninyo, ang courage ninyo from deep within you dito para makatulong, no, sa inyong sitwasyon, para sa masuportahan ka sa pangangailangan mo ngayon ng tibay ng loob, no, yung tatag ng dibdib ninyo ngayon, dahil maaaring ang iba sa inyo may mga sitwasyon, no, na kinakaharap ngayon wherein you need your courage and inner strength para malampasan ninyo or para mapagtagumpayan ninyo ang inyong sitwasyon, no? But you know, Leo, ano man ang iyong sitwasyon ngayon, nakikita ko na talagang kayang-kaya niyo itong lampasan. Kayang-kaya ninyong maayos ang kung ano man ang gusot na to, kung meron mang gusot, no? Parang ano, pick up ko dito, parang kayo yung magiging mediator or kayo yung magiging peacemaker ng sitwasyon na to. Maaring hindi ka directly involved talaga sa sitwasyon na to, sa kaguluhang ito. Maaring may mga tao sa iyong paligid na sila yung nagbabangayan, sila yung mga hindi nagkakaintindihan, no? At ikaw, no, I feel na you are going to step in sa sitwasyon na to para tulungan sila na magkaintindihan, para tulungan yung both parties na yan na hindi nagkakaintindihan to meet halfway. Parang ganon. Kaya I feel na kailangan mo dito ng courage and inner strength para magawa mo yun, dahil hindi talaga madali, di ba, ang pumagitna sa mga naguumpugang bato, no? But then Leo, depende sa inyong sitwasyon, no? Reminder lang din, depende sa sitwasyon na iyong papasukin dito, kung ganito nga ang sitwasyon, no, na mga may nag-aaway, mga hindi alam mo yun, yung mga nagbabangayan, na use your own judgment and discernment, no? Make sure na ilagay ninyo sa priority ninyo dito ang inyong safety, no? Ang inyong safety unang-una, okay? So tignan natin kung ano pa ang ganap. We have opportunity to forgive. Ayan. Maari din ang iba sa inyo dito, Leo. Ito ang sitwasyon talaga. Kaya kailangan ninyo ng inner strength. Kailangan ninyo ng courage para kayo ay makapagpatawad na,
no? Dahil it's not easy, 'di ba? It's not easy to forgive, it's not easy to forget then kung ano ang mga nangyari nung nakaraan or kung ano yung mga nasabi na masasakit sa kalooban natin ng ibang tao, 'di ba? Napakadaling sabihin na sige, magpatawad na tayo, magpatawad ka na, tanggapin na. It's not easy, no? Sa totoo lang, hindi madali gawin 'yan. Kaya kailangan ng inner strength ninyo, kailangan ng courage dito para matanggap ninyo ang katotohanan na at some point talaga para kayo ay makapag-move on, para kayo ay makapag-simula na ng bagong buhay na mas masaya, mas harmonious, mas peaceful. Kailangan talaga na magpatawad, no? And it takes a lot of courage and inner strength for you to be able to do that. And para ngayon, no, may opportunity ng kayo ngayon para makapag-grow na kayo, makapag-heal na kayo, at most importantly, makapag-forgive na kayo, no? Maaring ang iba sa inyo dito kailangan din na humingi ng forgiveness, no? Forgive yourself as well and forgive other people na nakasakit ng iyong damdamin, no? Para na maging malinaw na din ang isipan ninyo, maging maaliwalas na ang pag-iisip ng iba sa inyo dito, Leo, kapag natapos nyo na yung chapter na to, no? Kung kailangan magpatawad, kung handa ka rin naman na magpatawad na, then magpatawad ka na, no? Para maka-move forward ka na sa buhay ninyo, Leo, no? So, final message ni Leo is... yan, a child, baby girl. Ayan, so maaaring ang iba sa inyo dito ay magkakaroon na ng baby girl or pwede rin naman na baby boy, basta new baby might be coming in sa pamilya ninyo. Maaari din naman na this is a new beginning, no, Leo? Maaring sa pagpapatawad na yan, dito kayo magsisimula ng panibagong chapter ng buhay ninyo. Maaring sa pagpapatawad na to, magkaroon ng reconciliation, no, kayo doon sa taong nagkasakit ng iyong damdamin before. Maaaring mabigyan mo siya ng pagkakataon muli na i-prove ang sarili niya or i-bumawi, no, sa iyo. Maaaring ganun din or maaari din naman na iba yung saya talaga, no, joy and happiness ang mararamdaman ninyo magkatapos na makapagpatawad kayo. So good luck to that, Leo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius. I hope you're doing well. And this is your daily message for May 22. And this is for all Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Sagittarius. So we have 9 of Cups. Napakaganda. Blessings. Ayan, blessings. Napakadaming blessings ang maaring dumating sa inyo dito, Sagittarius. Lalo-lalo na yung mga wish ninyo, no? Kasi wish fulfillment energy din itong 9 of Cups. Kaya maaring yung mga wish ninyo, o ano man yung mga pinaka-sincere wish ninyo, might come to fruition. Maaring mag-manifest na yan sa buhay ninyo. Makuha nyo na, matanggap nyo na, at ma-enjoy nyo na ngayon yung inyong mga pinapangarap, no? Kung ano yung gusto ninyong mangyari ay maaaring mangyari ngayon, Sagittarius. Maraming blessings, no, ang parating sa inyo dito. Napakaganda lang. Kaya naman si Sagittarius, maging masaya talaga kayo, no? Magiging masaya kayo, mag-umaapaw kumbaga ang inyong kasiyahan around this time, dito, Sagittarius, dahil rating na kung ano ang gusto ninyo makuha or ma-enjoy sa buhay ninyo, no? May naririnig din akong masayang pamilya, no, Sag? Maaring yung happiness ng pamilya, comfort ng pamilya, maaring yun ang iyong
minimite, yun ang iyong wish, no, para sa inyo, para sa pamilya ninyo, Sag. Steady progress. Ayan. So, ang sinasabi ng card na to, we acknowledge you for the progress you've made in remembering love in your daily activities. We can clearly see the contribution you're making to the world through your thoughts, feelings, and actions of love. Ayan. So, napakaganda lang, diba? Kasi, parang, oo, ano man ang nangyayari sa buhay ninyo, ano lang kayo, steady lang kayo. Talagang, you continue to do what you need to do. Yung parang, hindi kayo natitinag kahit may mga problema. Hindi kayo natitinag kung meron may mga sudden things na mga nangyayari, may mga even if something comes up na hindi nasa plano, hindi kayo nagpapatinag dyan. Dire-diretso lang kayo, steady lang ang lahat, parang sa lahat ng pagkakataon, you keep your composure talaga, kaya hindi kayo naaapektuhan in a negative way ng kahit anumang mga pagbabago or kahit ng anumang mga surprises, no, na dumadating sa buhay ninyo. Kaya that's really beautiful. Kuha tayo ng final message ni Sag. We have Hamsa. Ayan, this is Hamsa. This represents protection. This represents power and strength, no? And this is also about protecting yourself, no? Against negative energies. Kaya maaaring ang iba talaga sa inyo dito ay feel na protected talaga kayo, no? Ng divine. Protected kayo ng yung mga angels, lalong-lalo na ng Archangel Michael dito, no? Yun ang aking napipick up for some of you. So, you have nothing to fear, Sagittarius. You have nothing to fear. Just continue on with your life. Kung ano man ang iyong mga plano sa buhay, mararamdaman ninyo yan na you are in good hands, you are safe. At kung may mga nararamdaman kayong hindi maganda, may nararamdaman kayong fear, mga ganon, call on Archangel Michael para i-cut ang cords between you and that fear, no? And to protect you all the time. So, Sag, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.